Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ang tsansa na tayo'y matamaan ng kidlat ay nasa 3 out of 3,000 na pagkakataon sa buong buhay natin. Ngunit alam nyo ba na merong isang tao na animoy pinaglalaroan ng tadhana at tinamaan ng kidlat ng 7 beses at siya'y nanatili pa ring buhay? Ang pagkakataon nga na ito'y mangyari sa iyong buhay ay halos imposible na. Ngunit napatunayan ito ng isang tao at nalagay pa mismo sa Guinness Book of World Records bilang the most struck by a lightning survive. At ngayon nga'y pag-uusapan natin ang buhay ni Roy Sullivan, ang taong tinamaan ng kidlat ng 7 beses ngunit himalang nakaligtas. Pero bago po ang lahat ng yan, ay huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe naman po ang aking channel. At paki-hit na din po ang aking notification bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. At ngayon nga'y malapit na nga po tayong umabot sa 10,000 subscribers. Hindi ko po ito maabot kung hindi dahil sa inyo. Maraming maraming salamat po. Si Roy Cleveland Sullivan ay pinanganak noong February 7, 1912 sa Greene County, Virginia, USA. Noong kabataan nito ay madalas itong tumutulong sa kanilang family farm sa paggagapas ng palay. At sa hindi inaasahang pangyayari ay tinamaan siya ng kidlat. Ngunit ito hindi kasali sa 7 documented na tumama sa kanyang kidlat. Kaya kung susumahin talaga ay 8 beses siyang tinamaan. Noong 1942, si Roy ay nagtatrabaho bilang park ranger sa isang national park sa Virginia. Nais sana ng kanyang mga magulang na magtrabaho ito sa bangko o bilang doktor. Ngunit dahil nga sa mahilig si Roy sa mga outdoor activities, ay muling nangyari ang kanyang kinakatakutan. April 14, 1942, siya ay muling tinamaan ng kidlat sa isang fire lookout tower. Ito nga ang first documented lightning strike sa kanya at kinukonsidera ni Roy na pinakamalalang tama niya ng kidlat, kung saan nasunog ang kalahati ng kanyang paa at nabutas ang kaliwa niyang sapatos. Pagkalipas ng ilang taon ay muli na namang tinamaan si Roy ng kidlat. Noong July 1969 ay nagdadrive si Roy ng truck papunta sa isang bundok. Nang biglang kumidlat malapit sa dinadaanan niyang puno at nag-deflect ito sa nakabukas na bintana ng truck ni Roy. Ito'y nakapagpawalang malay kay Roy kung saan nasunog pa ang kanyang kilay, pilik mata at buhok dahil na din sa lakas ng impact ng kidlat sa kanya. At kasunod na taon lang nito noong July 1970 ay muling tinamaan si Roy ng kidlat sa 3rd pagkakataon. Muli siyang tinamaan ng kidlat habang siya'y nagluluto sa loob ng kanilang bakuran. Tumama ang kidlat sa may transformer ng kuryente at tumalsik sa kaliwang balikat ni Roy na siya namang kinasunog nito. 2 taon makalipas ay muli na namang tinamaan ng kidlat si Roy habang nagtatrabaho ito sa loob ng kanilang ranger station. Muling nasunog ang kanyang buhok. At sa pagkakataon na ito'y pinaniniwalaan na ni Roy na baka siya'y isinumpa. Dahil sa iniisip nito na kahit pumunta siya sa maraming tao ay siya pa rin ang tatamaan ng kidlat. Kaya naman lagi nang may baon-baon si Roy ng 1 bote ng tubig para handa ulit ito kung sakaling masunog muli ang kanyang buhok. At muli sa kasunod na taon noong August 7, 1973, ay muli na namang tinamaan ng kidlat si Roy habang ito'y nagdadrive ng truck. Naisip ni Roy na lumabas ng truck dahil nga naisip nito na baka siya'y muling tamaan na naman ng kidlat. At sa hindi inaasahan at animoy pinaglalaroan siya ng tadhana ay muli na naman itong tinamaan ng kidlat at ikinasunog muli ng kanyang buhok. At dali-dali niyang kinuha ang baon niyang bote ng tubig at agad niya itong binuhos sa kanyang buhok. Pagkalipas ng ilang taon noong June 5, 1976 ay muli na namang tinamaan si Roy ng kidlat sa 6 na pagkakataon. Napansin daw ni Roy na sinusundan siya mismo ng sama ng panahon at ulap na may kasamang kidlat.
Sinusubukan niyang takasan ito dahil alam niya na ang mangyayari. Ngunit sa kasawiang palad ay muli na naman siyang tinamaan nito at ikina-injured ng kanyang kaliwang paa at ikinasunog ng kanyang buhok. At sa ikapito at huling pagkakataon ay muli na namang tinamaan si Roy ng kidlat habang ito'y naniningwit ng isda sa ilog. Ang kidlat ay tumama mismo sa kanyang ulo at ikinasunog ng kanyang buhok pababa sa kanyang dibdib hanggang sa tiyan. At dahil sa malasumpang nangyayari sa buhay ni Roy at sa dami na rin ang nararanasan itong nasa pingit ng kamatayan ng kanyang buhay, ay nangyari ang trahedya kung saan ay hindi na ito nakaligtas. Noong 1983, nag-suicide ito at binaril niya mismo ang kanyang sarili. Pananiniwalaan ng ilan na dahil daw ito sa depression. Dahil sa madalas na itong nilalayuan ng kanyang mga kaibigan at mismo ng kanyang pamilya dahil daw takot silang madamay at matamaan ng kidlat. Maraming beses na nakaligtas si Roy sa kamatayan at masasabi natin na pambihira at imposible na itong mangyari. Kaya nga mahirap sa iba na ito'y paniwalaan, ngunit documented nga ito at naitampok pa mismo sa Guinness Book of World Records bilang siya ang the man with the most lightning strike survive. Shoutout po pala kila Firebeast Ace Channel, Mark J. Saludaga, Jaden R. Bilwan, Crystal Jane Apos, J.R. Apungol, Ruben Demandante, Junrey Verano, at kay Gigi Lasha. Maraming salamat po sa lahat ng nanunood nitong video. Kung meron kayong mga komento at suggestion, ay pwede nyo yung i-comment at i-share sa comment section natin sa baba. Kung nagustuhan nyo ang aking video, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At pakihit na din po ang aking notification bell button para lagi kayong updated para sa mga susunod ko pang mga videos. Nag-a-upload din po ako ng video sa aking Facebook page at TikTok account. Muli, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat at paalam.